Guys, orange guys. Subscribe. Subscribe. Para nya sa Skin giveaway. Skin giveaway. Skin giveaway guys. Ito. Magiging sakit nila sa ulo si Wanwan pag nagkataon. Pero kasi si Wanwan dito. Ayo. Nakuha ng execution ngayon. Oo. Lalo na pag nakapag ano yan. Siya yung medyo masakit-sakit. Mm-hmm. At nakakabwisit pag nag-ulti na siya. Diba? Mm. May palaro ba sa aming normal squad lang? Meron community cup. Actually, pinupost namin yon. Like yung Ignite Esports, galing sila sa community cup. Next week, lalaro sila. Diba? Ang dami. Geek Farm, nag-qualify din sa community cup. STI Olympians. Ang dami. Nag-qualify sa community cup, mga besties. So, tingnan natin yan. Pero this time, this is gonna be the game number 2. May napirap na to. this is gonna be a pressure for execution and consistency lang kailangan for SGD Omega. Oh. Ito na, welcome back sa Land of Dawn. Ang ating crucial fight for this SGD Omega and execution. Pakilala natin for execution. Sire with the Rafaela, Benny Cutie naman dito for Zask, Chaco for Baksha, Hate for 1-1, Starboy for the X-Boy. So on to the blue side, SGD Omega Lucin for the Kairi, Hit for the Kufra, Haze for the Lolita, Kenji for the True Haji for Kimi. Yo naman. Dito na natin malalaman sa either makaka 1-1 ba at makaka game 3 ba tayo or diretso makaka 2-0 na. Oo. SGD Omega dito. Depende na. Itong maganda dito eh. Uy, maganda rin pala pang face check tong ano eh, no? Yung Zask. Oo. Gawa nung kanyang first kill. Gawa ng kanyang alaga. Oo. Oh, oh. Koy, may alaga. Aso masaba. Di ba ba yun? Di ba yung kanta nun? Ito niya ay mahaba. Pa-shoutout po ati version sabi ni Freylon Flores. Uy. Nako po. Eto. Tama nga, rotate lang yung parehas. Pero this time, yung execution hindi na nag-agree ah. Ng tier 1 tower. Siguro medyo ano muna sila. Play safe. Kanina, real quick sila dun sa top lane. Bumasag kagad eh. Early 1 minute. Pero ngayon, hindi nila magawa eh. Hmm. Medyo na ano, parang naging lesson sa kanila yon. Medyo play safe. Kasi siguro dahil sa lineup din nila sa ngayon. Oo, iba naman eh. Wala sa bahay, wala naman silang Kimi eh. Which is supposedly dapat kang SGD pala ang gumawa naman yun. Oo. Pero si Siren, uy, clear out lang si Haji. Mukhang ito na yata. Ito na, babasag na sa top to. Mm-hmm. Eh, hindi, walang minion. Pero may ginawa, four-man rotation. Okay, hindi muna. Oo, hindi na yan. Alis na dun. Si Starboy, yari. Bye-bye. Again and again. First blood. First blood. Lagi na lang nakapipita si Starboy sa ganun ah. Na 3-man rotation din kasi si Cho doon, so medyo delikado. Kung ano binibisi nila doon sa bot, ganun din yung nangyayari sa top. Kaso hindi nila pinush na lang muna doon. Sa ano, bagay yung offlane ng SGD, nakakaiwas eh. Pasok na lang, laban na lang daw. Kumbaga, apat yan. Pero ito na, na-oppose na itong nakita nila si Kimi ang gusto, pero ayaw nila dito. Sa bilang banda si Kenji, ayun lang, iba-iba ng pinitira. Mga kaibigan, nakalimutan nila si Hate na nasa likod. Yun lang. Napa-advance masyado yung tatlo. Nakalimutan na nila si Tropang Kimi, si Tropang ano doon, si 1-1. Medyo ang ano lang dito sa Zask, medyo ang nakakaano lang sa kanya is that hindi siya yung single target lang. Diba? Oo, no? Single target. Medyo yun lang yung medyo crucial sa pagpili nila kay Zask. Lang. Hindi din pumutok yung ano niya, ano? Starboy. Crucial lang nga yun. Yes. Kasi pa isa-isa lang eh, kahit oh, team fight na. Sabagay, hindi rin naman sila pang team fight or di rin team fight oriented yung lineup nila. Wala rin naman sila pang setup play like Akai, like Lolita or Minotaur. So, most likely, pang ano to, pang DPS, pang matagalan din ang bakbakan na gusto nilang ipakita for yes. This fight. So, yun yung medyo ano ni, ng execution. Kailangan nila patagalin. Medyo ang advantage lang. Tore-tore or patagalin nila to. Ang medyo delikado naman dito for the SGD is that yung damage na kaya nilang ibigay. Which is, they have Kairi and Kimi nga. Diba? Exactly. Pero to si Kenji. Napasubulan din doon. Top lane. Ay, sa bottom lane. Kanina pa to, si Starboy, hindi nakakabahelo ah. Medyo nahihirapan siya eh, no? Hindi niya kaya. Yun.
Oh, another one. Ano naman po? Turtle has been taken dito by SGT Omega. But look at this haze. Nako, tamang shield lang din. Pero mapapatay ba nakakuha ng Cyclone Eye with an ultimate para kay Hate? And it's a damage. Hindi sapat. Knockout, mabubuhay. Ito, ito na lang. Si Lucine na lang daw. Lucine, bigyan naman ng pansin. Nakapatay pa nga siya doon. Mga kaibigan, mukhang madadamay din. Pero, what a beautiful kill. Pero makuhang heto rin. Damay. Starboy na naman. Patay na naman sa top lane. Nako po. Nako, medyo nahihirapan sila. Pero makapapatay pa rin ang Hesin. Hindi na lang daw muna disengage. Pero mamapupush ang Tori dito for the execution. Hirap ng buhay ni ano dito. Next bird, ano nangyari? Nabaura na siya nung ano? Nung Cho. Pero when 4 minutes and 35 seconds, lamang na lamang. So objectives ang ginawa ng SVD dito, di ba? Ang dami na agad nila na push na tower. Nakailan to? Tatlo. Yes. Tatlo tori na agad sa X, isa pa lang. Tapos kill, lamang din sila ng tatlo. At yung tatlong kalamangan na kill na yun, eh, yun nga lang sa offlane. Sabagay, offlane eh. Pagka offlane, matik. Abasahan mo na, maraming death yan. So, si Toshino ba si Lucine, sabi ni Jeron Mendoza? Yes, siya na po si Lucine ngayon. Oh, siya si Toshino, si Lucine. Yes. 5 minutes and then 12 seconds. 5-2 in favor for SGD Omega. Nako po. Oh, laban na naman. Yumi na lose kay Hayes. Bang! Sa pulang tatlo, mga kaibigan. Pero baka for Starboy. Hindi bibitaw pa rin. Hindi pa bumitaw ng ulti. Starboy, yun na, naupo, naggumitaw, pero wala nang laban, wala nang kalaban. Ito naman, another apoy-apoy na naman. Hey, dito, trying to escape, pero double kill para kay Hate. Si AGT dito, trying to escape. Nakupo, muang, apat yata mapapatay. Starboy, tamang laban pa din. Kailangan niya, apat, at tumumba dito. Other side of SGD, may kaitro ba ang ganti, pero hindi pa. Turtle pa lang din pala to. Kailangan muna nang tumabla sa torre. And I think, yes. Yun muna. Medyo ano lang din na advantage for the 1-1 is that nakaka-farm din so far, di ba? Naku po, mukhang ano to, mukhang hindi pa pala one-way ticket sa SGD Omega. Kala ko nung una, dire-diretso na eh, pero for that death, apat ang namatay sa SGD. Biglang bawi nga ang execration dun. Lumiit ang gap, no? 1k na lang yung gold lead. Pero yun nga lang, buti lang hindi nakabasag ng mga tore. Yun lang. So medyo, I think, medyo magiging safe dito for SGD. Pero si yun nga lang nahabol. Puntik ka na naman. Naku naman! Starboy! Naku. Pero si Chaka, ang ganda ng vision niya dito. Tamang ano muna siya, ayun lang. Hindi niya na muna yun, ano, tinuloy. Pero mukhang may nangyayari ata doon sa top. Nakakapo siyang walang isang Zac. Walang sa mid. Walang de-depensa sa mid, mga kaibigan. Napapabayaan nila yung mid lane nila, no? Wala. Tamang objective si Ka, yung carry at Lolita doon. Masyado sigurong na-pressure yung gusto na execration na makabasag sila ng Tori. Oo, masyadong... doon na sila na-pressure, parang yun na yung gusto nilang targeted. Kaso nga lang... Kasi sila pa yung nababasagan for that. Oo, nababaliktad. Hindi na nila napapansin na yung carry. Wala silang pang segue push eh. Siguro si Starboy, si Xbox pang segue push nila. But ang problema doon, kayang-kayang patayin si Starboy eh, ng kahit na sino dito eh. Yung lambot niya pa eh. Pero Chakno here, pumasok ka lang din sa tatlo. Starboy, boom! Wala na naman tinamahaan ang kanyang last insanity. Mga kaibigan, sabay disengage for SGD Omega. Alis na, pero wala na mga ulti dito. Ang direct, execration. Pa-check item nga tayo. No, yun ang carry, may endless battle na, which is the top farmer natin. So, kailangan dito for the 1-1. Oh, for 1-1, okay eh. Maganda naman ang performance okay ng 1-1 siya. Dito. Nagkataon lang siguro mataba lang din yung carry. Hindi nila napabayaan kasi. Maparta dito. Kasi pini-free hit si Chakno, yung back siya na carry. Iba pati talaga ang carry pick. Pagka pumupunit ng tank. And then other than that, si Chow dito, ang ganda rin ang performance. Turtle, talagang tunay na segue lang, tapos di siya kayang tapatan ni Starboy. Di siya kayang palagad, kumbaga. Medyo nasitan naman ang isang set. Pero laban na naman mga kaibigan na heal dito from Sire. Dumis-engage na lang din ang team SGD Omega. Even though na-reset din naman ang Turtle. Kanina pa, nangungulit itong Chow na to. Ayaw sumama sa clash, pero pag sumama to, sure ball, may mamamatay sa execution. With that instant lockdown, ang Purify lang pa mo na kay ano lang, na kay Rafaela lang. Medyo malambot kasi yung lineup nga. Masipa to si Hate, sure ball. Sure ball kasi na. Hate pala. Hate, masipa dito ng show. Totoo yan.
tamang zonad si Chakdo dito, pero nahuli, mapapatay pa, pero nakatakas pa rin ang isang Kenji dito. Dapat ang mapatay nila itong ano kagad eh, no? Itong show na to, eh, kanina pa ito makulit eh. Show, yep. Mapatay nila, tapos rekta sa Kayimi, gano'n. Hindi la, ay, grabe yung show, mag-isa lang. Pero kasi ice nangyayari, medyo bantay kasi yung carry dito. Masyado namang maaga yun, para lang mag-clear ng isang minion. Paalam sa Kayimi. Patay lang din naman, pinagsakanter si Starboy dito, hindi lang din, wala ng buhay si Chakno. Same thing dito, boom! Nadali si Chakno. Naku po sa bottom lane yung ano, Ken, napapabayaan yung Chow dun sa may Chow. Baba! Aray, napansin! Yun, tapos back na lang, wala na lang daw muna, pero makakatakas baka hindi. Yun lang, shutdown. Pero kahit napatay nila yun, nakakapush kasi doon sa may top. Diba? Okay lang. Pwede pa. Laban pa ulit. Laban pa. Hindi di pumresure ng push yung, ano, yung SGD. Buti na lang. At tsaka napatay din si Kenji kumulit ng konti. Kumadyak sa ilalim ng turret. Pero I think ito na yata. Naku, Starboy. Okay na. Patay. Tatanggal yung ano. Immortality naman. Okay lang. Sakit nung carry. Tsaka nung ano. Nung Chow. Grabe mong ano. Napabayaan kasi nila kanina pa. Kumbaga, nakakapag-farm the same time, nakakapag-objectives. Yun yung medyo napabayaan nila kanina. Kasi ginagank nila ng ginagank yung sa top. Yung ginawa ng execution kanina. Oo. So, yun, nabigyan ng space to farm. Malaki-laking abante to. Oo. SGD Omega. From time to time, ma-push na sila sa bottom lane eh. And I think for execution, para makapag-comeback dito, makakuha ng Lord, panabla pa lang yun, siguro. Lord plus a wipeout, sure ball. Pero for SGD Omega, makapatay lang to kahit tatlo. Makakarekta na to sa bottom lane. Yeah, sure win na. Ika nga. Ang SGD. Tamang ano na lang, tamang tasa na lang ng galaw to. Makapatay lang to, dalawa, tatlo. Or plus a Lord pa nga, ito. Ayun na. Level 1 Lord, hindi na lang naman i-contest. Depensahan na lang daw. Ganun. Ang problema kasi na Exen, nahihirapan sila kahit gusto nila pasukan. It's because masakit na nga si Kari. Kaya kahit hindi nila kayang palagan kasi lugi. Natutunaw na lang yung tank nila. Ika nga. Ako nang sobrang nako. Okay lang yan. Magkakaibigan pa rin naman in the end of the day yung mga sa comment section daw na ano. Okay. Oh, nag-aaway-aaway na nga para mabasa ni Starboy, Dejiro lang. Ay, grabe tropa naman. Tropa yan, tropa. Hindi, tropa yan. Tropa, eh. Oo, ganyan talaga. Saan yan? Top 1 Philippines, ano yan? Export. Di ba? Dejiro lang din, di siya top 1. Tamos yan, tamos. Tamos Lord yan, tamos Lord yan si Starboy. Ito na, balik tayo dito sa laro. 9K gold lead in favor of SGD Omega. Yung Lord kakatok ko sa bottom lane, magpumula. Yun ang magiging problema for this execration. At saka yung alaga ni Benny Cutie, yung mga summon ni ano, ni Zaz dito, bilis na lang din patayin ng ano, ng Kimi. Yes, ngayon ko lang napansin, puro flicker pa lang ginamit nila dito, no? For ayun the SGD. Oo, puro flicker. Ayun na, libre dagger na rin kasi. Oo. Libre tag na aayawan mo pa ba? Pero this time, naupo sa middle lane ang clash. Pero yung iba naman dito, nasa bottom lane ng Lord. Hinayaan na lang din nila. Pero tier 1 tower, tier 3 tower rather sa middle lane. Basag na lang din. Jack, no, we're gonna go down. Starboy dito na ikapagpulitan pa rin yung video immortality. Together with the human blast na pull dito. Ang tatlo, lalaban na naman. Pero Deneve, depensa lang mga kaibigan hit. At saka dito si Lolita natanggalan ng immortality pa. Si Starboy, papalagpa nga yata. Wave the dragon para kay Cho Kenji. Kate muntik lang madali dito. Pumapalagpa ang execration. Kenji dito running out of play together with Starboy. Pero naupo mo ang makikita dito si Naupo. Double kill para kay Haji. Hate dito trying to escape against Toop. Oop, kakayanin nga ba? Pero yun lang, patay pa rin. Wipe out. Wipe, hindi. Nabuhay si Buhay na, ayun, nabuhay pala si Sas. Pero medyo mahihirapan siya to death. Oo, mag-isa lang siya. Mag-isa lang kasi siya eh. Kaya siya tatawin din lang. Tower lock na ito. Mega kill pa, nako. Kikari! Wala na, 2-0 pa nga, mga best wa for this game. Congratulations to SGD Omega!